mga kapatid, Shema. Makinig, magnilay, magsalo tayo sa salita ng Diyos. Ang pagbibinyag kay Jesus ay siya rin ating pagbibinyag. Ang pakikiisa ni Jesus sa buhay sa sanlibutan ay siya rin ating pakikiisa sa buhay ng Diyos. Atin pong pakinggan ang mabuting balita ayon kay San Marcos sa dakilang kapistahan ng pagbibinyag kay Jesus. Noong panahong iyon, sinabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwat, dumating si Jesus mula sa Nazareth, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahong pagkaahon ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumababa sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit. "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Nagsimula na po ba kayo magtanggal ng mga palumuting pampasko sa inyong tahanan? Marami po sa atin nakaligpit na. Samantalang yung iba ay naroon pa at nakadisplay ang mga palamuting pampasko at ninanamnam pa yung kinang, yung saya, yung ganda ng mga dekorasyong pampasko na ito. Pero mga kapatid, kayo po'y aking inaanyayahan na iligpit na ito. Dahil sa liturhiya ng ating simbahan, sa dakilang kapistahan ng pagbibinyag kay Jesus, ito'y hudyat at tanda na tapos na ang Kapaskuhan. At bukas, dadako na po tayo sa ordinaryong panahon. Atin pong narinig sa Ebanghelyo ni San Marcos ang patungkol sa pagbibinyag ni Juan Bautista noong saan pumipila ang mga tao at humahanay upang mabinyagan. At si Jesus ay humanay at pumila rin. Nagtatanong po tayo siguro, bakit kailangang pumila si Jesus? Bakit kailangang dumanas ng proseso ng pagbibinyag ni Juan? Kung ang pagbibinyag na ito ay pagsisisi, pagbabago ng buhay. Meron bang nagawang kasalanan si Jesus? Meron ba siyang pagkakamaling nagawa na kailangang pagsisihan? Mga kapatid, alam po natin ng ating Panginoon ay walang bahid na kasalanan. Ngunit pumila siya, humanay siya upang kanyang maranasan ang karanasan ng tao ng pagbabalik sa Diyos at upang maipakita niya ang kanyang pakikiisa sa tao at upang maiangat niya ang ating dangal bilang sambayanan, bilang anak ng Diyos. Niyakap ni Jesus hindi lamang yung ating pagkatao, niyakap niya pati ang ating kahinaan upang maranasan din natin ang tunay at mapagkalingang pagmamahal ng kanyang Ama, ng ating Ama. Atin pong narinig sa Ebanghelyo ni San Marcos na nagsasabing pagkaahong pagkaahon ni Jesus mula sa tubig, nakita niyang bumaba ang Espiritu sa larawan ng kalapati at may wikang nagsabi, "Ikaw ang aking anak na siyang aking kinalulugdan." Ipinapakita sa atin dito mga kapatid ang ugnayan ng Ama at ng kanyang anak. Ipinapakilala sa atin dito ang kaamuhan ng Ama sa kanyang anak. At nung tayo ay binyagan, tayo rin ay naging kahati, kaisa ng Diyos at nagsasabing tayo ay kanyang kinalulugdan na anak. Kay sarap sigurong marinig na magsabi sa atin ang Diyos, "Ikaw ang aking pinakamamahal na anak, ang aking kinalulugdan na anak." Ang binyag ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng larawan ng kanyang ministeryo, ng kanyang misyon at tungkulin bilang sugo ng Ama.
ang kanyang pagtanggap ng misyon, ang kanyang pagtalima sa kanyang gampanin bilang isinugo ng Ama, ay siya rin yung hamon sa atin bilang binyagan. Nung tayo ay binyagan, tinanggap natin yung misyong ito na maging kabahagi ni Jesus bilang hari, pari at propeta. Bilang haring naglilingkod ng mayroong kababaang loob. Bilang paring naglalapit sa Diyos at sa kanyang sambayanan. At bilang propeta na nagsasabi at nagpapahayag ng kanyang pagmamahal, ng kanyang paghahari at ng kanyang makaamang pagtangkili sa kanyang sambayanan. Mga kapatid, bilang binyagan, inaanayahan ko kayong samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Ama, kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong tinangkilik, inangkin bilang mga anak. Kami po'y humihiling ng kapatawaran sa aming pagkukulang at muli humihiling ng iyong tulong upang kami gabayan sa aming pagtahak sa buhay na ito at upang kami makabalik sa tahanang inihanda ni Jesus sa amin sa iyong kaharian. Amen. Mga kapatid, atin lang napagnilayan at napagsaluhan ang salita ng Diyos. Ako po si Father Joan Dipader OFM ng Kapatirang Pransiskano sa Pilipinas at Cura Paroko ng St. Joseph the Spouse Parish Santo Tomas Isabela at nagsasabing wag lamang tayong tagapakinig ng salita ng Diyos. Isabuhay natin ito sa ating pagmamahal at paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa-tao.